ang Metro Rail Transit o MRT at ang Light Rail Transit o LRT ang sinasabing pinakapopular na moda ng transportasyon sa Kamaynilaan. Umaabot sa milyon-milyong katao ang sumasakay dito araw-araw. Sa Pilipinas, ang MRT at LRT ay ilan na lamang sa mga nalalabing batayang serbisyo na binibigyan pa ng kaunting subsidyo ng gobyerno. Maraming pasahero ang dumadaing na sa mababang kalidad ng serbisyo sa MRT at LRT. Mahaba lagi ang pila, sira ang mga ticket machine, hindi gumagana ang aircon sa loob ng mga tren, kulang ang mga tren, o madalas na nasisira at nadidiskaril ang biyahe. Ngunit, tataas ba ang kalidad ng serbisyo kapag tumaas ang pasahe? Mula sa 10 piso na pinakamababang binabayaran ngayon ng isang pasahero, aakyat ito sa halagang 30 pesos. Ang tanong, biyaheng pag-unlad nga ba ang tungo ng 30 pesos mo? Mayara sa isyo, mayara. Tinatayang 78% ng mga pasahero sa MRT at LRT ay mga estudyante at manggagawa. Pwede lang po natin malaman kung ano yung epekto sa inyo kung kapag-wags na propose na naaprobahan na po ng MRT. Pinahayag nila ang kanilang tunay na pulso ukol sa trans problema na kanilang araw-araw na hinaharap. Unang question, anong masasabi sa MRT? Ano, pwede ba magmura? Okay lang. Tangina. Nakakatulong talaga siya sa pag para mabilis yung transportation. No choice sila eh. Kung magtataos sila, mas mahal yung bus traffic. Hassle, pero hindi siya time consuming. Kailangan ng improvement. Kailangan. Kay Kuya, ano po nga sabi niya sa MRT, LRT? Mas mahal yung pamasahin natin sa MRT compared sa LRT. Sa akin, nasabi ko, pangit. Nung matagal, lalo na yung service nila dito, tapos sobrang daming tao, sobrang siksikan, tapos minsan iba-iba pa yung amoy. Nakaka-stress, imbis na hindi nga ako pagod sa trabaho, dito naman ako napapagod sa ano, sa MRT, kaya shit sila. Pangasok na ba kayo sa... Wala na, okay. Sa kabila ng hinaing ng mga mamamayan, ikakasapa rin ng Administrasyong Aquino ang pagtataas ng pasahe sa LRT at MRT. Since tataas yung fare, yung sahod hindi naman. So medyo malaking apekto to para sa akin. Imbes na panggastos pa nila sa iba yung money, na pupunta lang pura sa pamasahe. Magtataas sila ng ano, ng pamasahin, dapat sana mag-provide sila ng mas magandang service. Pero gawin muna nilang okay bago nila taasan. At least makarating ako ng maaga sa gusto kong puntahan, wag lang yung matraffic. Pero malilesin yung pagsakay ko ng MRT kasi unang-una matagal na, tapos tumaas pa yung presyo ng ticket. Maraming nahihirapan kasi burden na naman yung tataas na naman yung exclusive. Definitely, this will be an additional expense sa atin. Hindi naman nagbabago yung facilities, laging sira. Minsan, ang bagal pa ng proseso. Parang napaka ano naman yata na ibibenta pa ng gobyerno sa ato, tapos dadagdagan na naman ng pamasahe. Kawawa lang yung mga Pilipino na ano, sumasahe lagi dito sa MRT. Ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 9 piso at 11 sentimos lamang dapat ang binabayaran ng isang pasahero para sa operasyon at pagmamantine sa MRT. Lumalabas na ang sobrang halaga na binabayaran nila ay napupunta sa pambayad utang ng gobyerno sa pribadong mga kumpanya na nagpapatakbo ng tren. Nagkautang ang gobyerno dahil sa pinasok nitong questionableng mga kontrata na pabor sa mga pribadong kumpanya. Nagprotesta ang commuter group na Rilles Network sa ilang istasyon ng MRT at LRT para tutulan ang nakaambang dagdag pasahe.
Nangunguna ang mga progresibong grupo sa pagtutol sa taas pasahe sa MRT at LRT at sa pagsasapribado ng pampublikong transportasyon. Ayon kay Sammy Malunes, tagapagsalita ng Riles Network at dating manggagawa sa LRT, ang pagsasapribado ng mga tren ay hindi katumbas ng mas magandang serbisyo. Ito rin ay kontra mamamayan. Sa halip na bigyan ng sapat na pondo para ma-achieve yung safe and efficient and affordable mass transport system, hindi yan nangyayari. Kasi napupunta lang yan sa mga private corporation na siya nag-maintain ngayon sa particular sa maintenance ng LRT system. Sa tatlong line, private yan. Lokal at dayuhang mga korporasyon yan. Ano ba ang nakita nating positibo sa privado? Halimbawa sa tubig, tayo ang sinisingil ng tax, corporate tax. Hindi bumaba ang tubig bagos tumaas. Nag-triple o nag-apa 400-500% mula sa dati. Ang interest ng private is tubo. At karapatan ng mamamayan na hingin ang serbisyo nito sa kanyang gobyerno. Dahil ang bawat mamamayan ay nagbabayad ng buwis. So kailangan ibalik yan sa anyo ng serbisyo. So hindi ko sinasabi na ang serbisyong yan ay walang amount, walang halaga. Dapat may halaga, pero reasonable ang halaga. Dahil ang gobyerno, dapat reasonable siya. Pag private yan, kagaya ng mga karanasan natin, hindi naman service yung kanyang orientation. Profit-oriented siya. Sa ngayon, narito ang tanong. Dadalhin ba tayo ng Administrasyong Aquino sa biyaheng pag-unlad ng sistema sa transportasyon? Hanggang kailan magtitiis at kakapit sa isang sistemang walang malasakit sa mga ordinaryong mamamayan? Sa halip, kumapit tayo sa paninindigan na ang pagbabago ay magsisimula sa ating paglaban.